Ang libro ay may kapangyarihang palakihin ang ating karunungan. May kakayahan din itong dalhin ka sa isang paglalakbay. Kaya din itong pasayahin ka at palungkutin ka habang ikaw ay nagbabasa. Alam niyo bang may mga misteryosong libro sa kasaysayan na hindi pwedeng basahin? Sabi pa nila, mamamatay daw ang sinong babasa nito. Ang mga mapanganib na librong ito ay nasa sikretong lalagyan ng Vatican. Alamin natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe. At i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! The Book of Saiga. Kilala sa tawag na librong nakakapatay. Ito ay 16 na siglong librong Latin ng Mahika na nawala hanggang sa 2 manuscript ang nakita sa British Library sa taong 1990. Ang isa sa manuscript nito ay pagmamay-ari ng isang sikat na scholar na si John Dee. Inialay niya ang kanyang buhay para sa pagdiskubre at pag-intindi sa librong ito. Ang istorya ay si John Dee daw ay sobrang frustrated sa librong ito dahil mahirap itong intindihin dahil sa pagkakasulat. Kakaibang lingguwahe kasi ang gamit nito. Kaya nagsummon daw siya ng isang anghel para alamin kung ano nga ba ang sikreto ng librong ito. Ang anghel na ito daw ay si Yoyo na nagsabi sa kanya na ang librong ito daw ay nabuo noong panahon ni Adan at Eva sa paraiso at ang anghel na si Michelangelo lang ang kayang mag-interpret nito. Pero hanggang sa panahong ito, ang sikreto ng librong ito ay nananatili pa rin sikreto. Kung gusto mong alamin ang sikreto ng librong ito, ay dapat mong malaman na according sa legend, ang lahat ng sumubok dito ay namamatay. Tuminous Hell ay isang Japanese article na sinulat ni Yumota Inuhiko sa isang libro na tinugurian niyang The Heart is Like a Rolling Stone. Ang istoryang ito ay tungkol sa isang batang lalaki na nagangalang Tumino na inilibing daw ng buhay ng kanyang pamilya hanggang sa ito ay mamatay. Ang kanyang paghihirap sa kamay ng kanyang pamilya ay naging isang anyo ng sumpa. Sinasabi pa nila na kung babasa ka daw nito ay dapat basahin mo lang ito sa iyong isip at hindi pwedeng basahin ng malakas o hindi din pwedeng bigkasin ang mga salita sa iyong bibig. Dahil ang sinumang gagawa nito ay mamamatay at dadalhin daw sa kasuluk-sulukang bahagi ng impyerno. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang chapter ng Tuminous Hell. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga sumpa, nasa sayo na yan kung babasahin mo ito ng malakas. Pero kung ayaw mo itong basahin, pwede mo namang laktawan ang video. Necromicon. Kilala bilang libro ng patay, libro sa batas ng mga patay, at mga paraan kung papaano buhayin ang mga patay. Ang Necromicon ay sinasabing fictional book na sinulat ng horror writer na si H.P. Lovecraft. Maraming talagang nagka-interest sa librong ito. Yung iba pa nga ay ginawan pa nila ng palabas, gaya na lang ng Army of Darkness. Siguro ngayon may idea na kayo kung ano ang laman ng librong ito. Ito lang naman ang librong may impormasyon tungkol sa mga patay. Meron din itong nilalang ng kadiliman na si Satulu Mitos. Napakahirap sa murang kaisipan natin na ipaliwanag kung ano nga ba ang nilalang na ito. Sinasabi ng mga nakakabasa nito na ang librong ito ay nakakatakot at may ibang kulto daw sa buong mundo na sumusunod ng librong ito. The Orphan's Story. Ang librong ito ay sinulat noong 1600s ng isang monghe na hindi tumupad sa kanyang sagradong pangako o sa kanyang tungkulin
Istorya ito ng isang batang lalaki na naninirahan sa Spain. At sa edad na 14 ay nakipagsapalaran siya sa ibang lugar, sa lugar ng mga Kastila. Ang istorya ay sumusubaybay sa paglalakbay ng lalaki na naging pirata, mandirigma, naging isang sundalo, naging monghe at kalaunan ay naging obispo. Ang kakaiba sa librong ito ay napublish ito 400 years later bago ang 2018. Marami ding sumubok na ito ay i-translate. Pero hindi nila matapos-tapos dahil ang sinumang nagiging involved dito ay biglang nagkakaroon ng di may paliwanag na sakit at nagiging sanhi ng kanilang kamatayan. At yung iba naman ay namamatay sa aksidente. Sinasabi nila na ang libro ay may sumpa. At kung sino mang makakaunawa sa pinagdaanan ng lalaki sa libro ay namamatay. Grand Grimoire. Minsan tinatawag na Red Dragon o Gospel of Satan. Naglalaman ito tungkol sa kapangyarihan na may kapalit. Ang librong ito ay sinulat noong 19th century. Ang writer nito ay tinalagang sinapian ng isang demonyo. At ang orihinal na kopya ng librong ito ay pinaniniwalaang may itim na presensya na nakapaloob dito. Minsan pangaraw may nakakita sa libro at sinabi na ito ay lumutang sa hangin. Ang mga kopya ngayon ng librong ito ay nasa sekretong lalagyan sa Vatican. Ang kabuuan ng sulat ay mga paraan kung paano palabasin ang isang demonyo at sinasabi na kung sino mang makakabasa sa librong ito ay posibleng maialay niya ang kaluluwa niya sa isang demonyo kapalit ng kung kahit anumang gustuhin niya sa buhay. The Book of Sacred Magic of Abrimilin the Mage. Ang librong ito ay 15th century manuscript na naitranslate sa English sa year 1900s. Isa din itong libro ng sumpa. Isinulat ito ng isang scholar na si Abraham Wirzburg. Pagkatapos ng pagpunta sa pagsasanay sa Ehipto, may isang magician na si Abrimilin na nagturo sa kanya ng sikretong paraan ng mahika. Nakapaloob dito ang pagbuhay sa patay, pagiging mayaman, pagtawag sa mga espiritu, pagiging invisible, at abilidad sa pamamagitan ng paglipad sa hangin at paglalakad sa tubig. Naniniwala si Abraham na ang bawat nilalang daw ay merong iba't ibang personal na demonyo sa katawan. Sa librong ito din ay nagturo siya kung paano kontrolin ang demonyong nasa iyong katawan. Pero ang kapangyarihan daw ng librong ito ay galing sa demonyo at kung sino mang gumamit ng paraan sa librong ito ay hahantingin ng mga espiritu hanggang siya ay mamatay. Panghuli, Codex Gigas. Noong 1648, kapanahunan ng 30 taong gera. Sa panahong ito ay malapit nang matapos ang pananakop. Ang mga Swedish Army ay sinakop ang City of Prague. Bumalik sila sa kanilang lugar na dala ang kayamanan ng syudad. Kasama ng kayamanan ay isang libro na pinamagatang Codex Gigas na mas kilala bilang Biblia ng Demonyo o Devil's Bible. Ang Bibliyang ito ay sinulat ng isang monghe na hindi sumunod sa kanyang katungkulan noong 12th century. Bilang hindi niya pagsunod sa kanyang tungkulin bilang isang monghe, siya ay nahatulan ng parusang kamatayan. Nilagay siya sa isang nakakandadong kwarto hanggang siya ay mamatay sa gutom. Sa mga araw na naghihintay ang monghe ng kanyang kamatayan, siya ay nagdesisyon na magsulat ng libro tungkol sa buhay ng tao. Sa kanyang huling gabi, hindi niya pa rin natapos ang libro.
Kaya pinalabas daw niya ang isang demonyo at inutusan niya itong tapusin ang libro kapalit ng kanyang kaluluwa. Kaya ang libro ay natapos sa pamamagitan ng isang demonyo na kanyang tinawag. Ang librong ito ay orihinal na 320 pages. Pero ang kahuli-hulihang 10 pahina nito ay nawawala. Pinaniniwalaang ang 10 pahinang ito ay may itim na mahika at mga impormasyon tungkol sa mga demonyo at may mga drawings din na ang demonyo mismo ang gumawa. O ano, mga idol? Balak nyo din bang basahin ang mga librong ito? Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. God bless.